papunta na tayo sa exciting part. Ay, hala po doon, nataba ka. I have 5 eggs. Hey everyone, what's up? Welcome or welcome back to my YouTube channel. For today's video, nakikita nyo naman is magluluto tayo ng patatas para sa grades. Bale, lahat ng BU students na kabatch ko is makaka-relate dito kasi lahat kami required magluto sa recreational arts na subject or yung PE, and ngayon pa lang ko gagawa. And actually, itong activity na to, last week of March pa siya in-upload sa G Classroom namin. Pero yung deadline kasi is in-extend. So, yung paggawa, na-extend din. So, ba? Ngayon nga, gagawa na tayo kasi last week of April na. And kailangan ko na makasubmit. Anyway, kung napapadto ni Marie, shoutout kay Marie. Salamat kasi sa kanya tong idea, yung mashed potato. Nagtanong ako sa kanya kung anong ginawa niya. And sabi niya, mashed potato lang daw siya. Nakita niya daw sa TikTok. So, yun na yung gagawin ko kasi nalang maisip. So, our main ingredient for this video is patatas. And actually, this potatoes is 2 kilograms. 2 kilo siya, pero hindi ko man uubusin lahat. Gawa tayo ng 4 dishes with the potatoes. First is appetizer. Isa din na dessert. Then, dalawang ulam. Sana nga pang ulam worthy siya. And yun, lahat ng tong idea na to is nakita ko lang sa TikTok, sa YouTube. So before we start cooking, ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients na aside sa potato is gagamitin natin sa pagluluto. First is we have some potatoes, we have some eggs. Sa eggs, yung isa dito, I have 5 eggs. Actually, dalawa lang. I have 5 eggs and yung isa dito is yung buong egg mismo yung gagamitin ko sa isang dish. Yung apat naman, egg yolk lang. Kasi yung egg whites nun is for the meringue. Then we also have some butter. We have some cheese. Some breadcrumbs. Sugar. And oil. And actually may ham pa pala kami dyan. Yung ham, dinedefrost ko pa. Kasi hindi siya dinefrost. Kasi may tinutusan ko. Ang babalatan muna natin tong patatas para makapagsimula na tayo. I am looking respectfully. I lied. I'm looking disrespectfully. So, tapos na tayo magbayat ng patatas. So, grabe pala pinagdaanan ni Princess Sara noon. 17 potatoes yung binalatan ko. Yung 5 dito is for the mashed potato na isa-fry. Yung 5 is for the potato basket. And yung 7 for french fries. And yung 10 patatas is ibubuhay ko na for the mashed potatoes. So ngayon, yung ibang potatoes is binoboil ko na. And eto naman na potatoes for the fries is ibababad ko lang sa tubig para kahit pa paano is hindi siya masyadong matigas mamaya pag kinat na for the fries. And hintayin natin silang lumambot. And ikakat natin yung fries and eto naman yung mashed potato natin. But for now, set aside na muna natin mga potatoes and iahanda ko na ibang ingredients natin like the egg and the cheese. And yung ham, ikakat ko na since defrost na rin naman siya. So you're done with preparing all of the ingredients, na sliced na yung ham, nahiwalay na yung mga eggs, yung cheese na grate ko na, and yung mashed potato natin is almost over, and imamash ko na lang siya. So papunta na tayo sa exciting part. Ito na talaga yung actual cooking. And yeah, okay, so habang pinapa-cool down natin yung mash, yung potato na pinalambot for the mashed potato, start na tayo sa fries. And dito sa fries, ito siya, nakababad siya sa tubig na may asin. And ito yung gagamitin natin sa pag-chop ng ating fries.
Okay, so right now, tapos na tayo sa pag-cut ng fries natin. Ito na siya. And yung potatoes natin na binoil kanina for the mashed potatoes, ito na rin siya. And ngayon, imamash na natin siya. Okay, so now that we're done with the mashed potato, lalagyan natin siya ng mga pang-flavor. We're gonna add some salt. After ng salt, lagay tayo ng konting pepper. Then, let's add some cheese. Yung cheese is for dagdag lasa lang talaga. Then, let's mix it all up. Kaya natin i-mix ng maayos. Okay. So, now that we're done mixing the mashed potato, hatiin ko siya sa dalawang lalagyan, dalawang mixing bowl. Kasi yung isa for the fried mashed potato, yung isa naman is for the potato basket na gagawin ko and ibibake ko. So, after ko i-separate, ipipreheat natin yung oven for the baking of the potato basket. Ngayon, minimix na natin siya. And ang dapat ma-achieve natin consistency is yung medyo sticky. Kasi lalagyan natin siya sa piping bag. Lasang patatas. Okay, so now we have to put it this in here sa piping bag, aka Ziploc, na gagawin kong piping bag. So, ilalagay natin siya dito. So, ngayon, we have to oil this pan kasi dito natin ilalagay yung ating butter mixture. Going to put this in the oven for 10 minutes at 190 degrees Celsius. So while it's cooking sa oven, gagawin na natin yung ating fries and yung ham, i-toast ko na rin. Okay, so for this one, we have to ready two pans. Ito for the ham. And ito yung pang deep fry ng ating french fries. So habang nagluluto to, we are going to fry our fries. So our ham is ready. Ngayon yung fries natin is niluluto na. Let me tap to man. Ay! Ala po doon! Taba ka magkalayan! Ano? So, ito na ang ating french fries. Tapos na siya. And, grabe, ang bango niya. And ngayon pala masasabi ko na yung patatas talaga is a God's gift. Kasi kung anong-anong pwede natin gawin sa patatas. Ngayon nga is yung fries. And, ngayon na ready na ang ating appetizer. Pwede ko na siyang lagyan ng salt and i-serve sa kanila. So, ito na yung ating potato basket. Nilabas ko siya sa oven. Ito naman yung ating mashed potato. Rinol ko na siya, pero hindi ko pa siya lagyan ng filling and mamaya magpakita kung paano ko siya lagyan. So, unahin natin tong potato basket natin para ma-bake na siya. And habang nag-bake, gawin naman natin tong fried mashed potato. Okay? So, ito, tanggalin na natin siya sa kanyang kinalagyan. How long has it been? Feels like forever, noticing everything. Like the hair on the wall, food on the office table from last week. Parties are gone, weekends are ruined, can't even handle myself.
So we're down to our second dish. This is the fried mashed potato. And ito na siya ngayon. Malalaki siya talaga kasi ang laman niya is ham and cheese. Time has been slow, it seems. Cover your face while... So ito na nga ating last dish. This is the potato basket. This is a mashed potato, tapos bimake. And then, linagyan siya ng ham and melted cheese sa toppings. Yay! Tapos na tayo. Everything's one routine. That's it for our video for today, guys. Thank you for watching. Sana enjoy nyo yung mga linuto natin for today. Bye! Potato basket. Okay.